Hello, good day po mga masters. At God bless po sa inyong lahat. At sa araw na ito, meron po tayong bagong video regarding po sa mga aksidente, no? Causing accidents na causes ng electrical, no? So, kung inyo pong nababasa sa mga dyaryo, marami pong mga aksidente nangyayari na ang dahilan po ay ang electrical. At ito pong mga bagay na ito, mga masters, ay preventable naman po lahat, no? So, alam ko po, nasa bahay lang po tayo ngayon dahil sa pandemic. Huwag kayong maglala, mga masters, no? Malalagpasan din po natin ang lahat ng ito sa biyayaan ng ating Panginoon. So, shout out nga pala kay Master Alvin Gonzalez na nag-request po ng video na ito. Ito pong ating subscriber po natin siya. At sa lahat po ng mga viewers natin na hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. At the same time, no, click na rin po ninyo ang notification bell natin para every time po na magkaroon tayo ng bagong video ay ma-notify po tayo. So, punta po tayo sa ating topic sa araw nito. Ang title po ay How to Prevent Electrical Accidents Causing Death, no? So, sabi ko na nga ba ay preventable po ang mga bagay na ito. So, paano po ba natin ma-prevent ang mga accident ng ito? So, bago po natin puntahan yan, ay nais ko pong take muna sa inyo yung topic regarding sa ating fundamentals ng electricity. Bago natin yung alamin muna natin, ano nga ba talaga ang electricity since hindi natin po ito nakikita. Ito po ay very essential sa buhay nating mga tao, no? Ngunit may kaakibat po itong tinatawag nating negative na epekto rin. May kaakibat po itong panganib kapag hindi po tama ang ating paggamit, ang ating pag-install ng electrical sa ating mga tinitirhan. So, alamin natin muna ang mga fundamentals ng electricity para muna makan natin. So, unang-una, tayo rin pa yung nag-research regarding dito, no? So, ang unang-una pong mga fundamentals ng electricity ay ito po, no? Number one po, fundamentals of electricity, no? So, number one yan ay current leaving the source goes back or return to the source. So, ibig sabihin, ang kuryente na nagmumula kung saan man siyang nanggagaling sa mga power plants natin, sa transformer natin, ay bumabalik yan sa ating source. So, mamaya, bibigyan ko po kayo ng diagram para lubos natin maunawa nito, no? Pangalawa po, current does not go to the ground. Ibig sabihin, yung kuryente natin ay hindi dapat pumupunta sa ground. So, mali po yung ibang akala ng mga iba-iba dyan, haka-haka, na ang kuryente daw ay nagpupunta sa ground. Mali po. Mali po yan, mga masters, no? Mamaya, ipapaliwanag natin sa inyo kung bakit mayroon ding grounding sa ating mga electrical system. So, grounding does not clear the fault. Ibig sabihin, kahit i-ground pa natin yung ating electrical system, hindi ito makukorek yung ating mga fault currents, no? So, upang maging ligtas tayo sa kuryente, pag may mga aksidente, the best thing na gagawin natin ay cut the power off, no? To make it safe. At pangatlo, always have a return path of current back to the source. So, dito na papasok yung ating EGC ngayon, Equipment Grounding Conductor. So, ating ipapaniwanag ito sa isang diagram natin mamaya, ng masters, no? So, ito po, meron po tayong diagram dito. Ito po, mga masters, ay yung ating diagram. Ito po yung line-to-line distribution system ng ating service provider, no? So, dito po sa amin sa Cavite, ang ginagamit po dito ay line-to-line, no? So, kung makikita po ninyo, sisimula tayo dito sa ating distribution transformer, no? So, ipapakita ko mamaya ang picture ng distribution transformer natin.
So sa transformer natin yan, yung secondary side niyan ay meron siyang tatlong wires, no, na lumabas. So ang tatlong wire na yan ay pumapasok sa ating service entrance, papasok sa ating kilowatt hour meter, bababa sa ating service equipment, yung ating main switch sa bababas. So NEMA 3R enclosure, papasok dun sa ating main circuit breaker, main panel board sa bahay ito. At didiretso siya sa mga branches natin, punta sa mga outlet, punta sa mga ilaw, at kung saan pa, no? So sa illustration na ito mga masters, didiretso lang to sa mga outlet natin. Ito, yung ginamit natin dito, yung outlet na grounded type. So yung tatlong butas na outlet. Pero itong pinaka-safest na outlet dapat natin gagamitin, no? So from the outlet, dito yung ating washing machine, for illustration purposes na po ito, no? So kung pupuntahan natin mga masters yung unang fundamentals natin, no, na current leaving the source goes back to the source. So ito po yan mga masters, no, kapag pina-under natin itong ating washing machine, so kukuha siya ng power supply dito, no. So simulan natin sa line 1, no. So, line 1 papasok sa ating service cab, sa metro, sa ating service equipment, sa fuse na sa circuit breaker, pasok sa main natin, pupunta doon sa itang outlet natin, papasok doon sa ating pag sinwitch na natin yung washing machine, gagana na siya, papasok na yung line 1, then lalabas doon sa line 2. Line 2 pabalik doon sa ating outlet, sa line 2 ng ating circuit breaker, akyat doon sa main, punta doon sa equipment, balik doon sa metro, siyempre babalik doon sa ating transformer, line 2, no? Yan pong ibig sabihin ng ating fundamental number 1, no? Current leaving the source, return to the source. During normal operation, dapat ganyan ang mangyayari, mga masters, no? So, pangalawa, current does not go to the ground. Ano naman po ang trabaho nitong grounding rod na ito? Bakit meron tayong grounding rod na ito? So, dito na po papasok yung ating power surge, no? Ang trabaho ng grounding rod na ito, mga masters, ay upang i-discharge niya ang power surge na nanggaling sa mga lightning natin, no? So hindi po siya nagdi-discharge ng electrical natin na kasama dun sa ating system. Ito po ay ginagamit upang ma-discharge yung power surge na nanggagaling sa kidlat, no? Kaya po meron tayong grounding rod. Ngunit mga masters, kung inong titingnan ninyo, no, yung grounding rod na ito ay konektado yan sa system ng ating transformer, no? Dito sa center top ng transformer natin, konektado po yung grounding rod na yan. Kasi pag tumama yung lightning somewhere doon sa tamaan yung transformer natin, yung excess power na yun, yung surge power na yun ay pupunta nun sa ground. Sa pamamagitan nitong ating neutral conductor na to. Ang tawag nga para ito sa puti na to, ang center tap na ito ng ating transformer ay neutral, no? Ito po. Yung ating system ay 220 volts line to line. Ito, 220 line to line. Yung line to neutral yan ay 110 volts po yan, mga masters. So ito po ang trabaho na itong grounding rod na ito na binaon natin doon sa ating service entrance post o kaya sa mga pole ng ating mga service provider upang i-discharge niya yung surge power na nanggaling sa lightning. So yan po ang purpose niya, mga masters, no? So isa pa mga masters, kung ating iti-trace yung ating neutral conductor na yan from center top ng ating transformer, no, mapasok sa ating meter socket, ito po ay naka-screw dun sa metal part ng ating meter socket at the same time dito sa ating service equipment. Kailangan po meron siyang bonding screw dyan na yung ating neutral conductor ay nakabang din po sa metal part nitong ating service equipment pababa doon sa ating grounding rod. At the same time, papasok doon sa ating panel board. Meron din po siyang
banding conductor dito, no? Kailangan nakadikit, nakabanding po siya sa metal part ng ating panel board papunta doon sa ating mga convenience outlet, no? So ang trabaho naman po nitong green conductor na ito, no, sa line to line system natin, ang trabaho nito ay protective conductor po ito, mga masters. O ibig sabihin, itong green conductor na ito, ito magbibigay sa atin ng protection para hindi po tayo ma-kuryente, no? So ito ang tawag po dito ay equipment grounding conductor. Kasi ang neutral natin hanggang dito lang sa grounding rod natin. Kasi nga, line to line ang system natin. Pero, kapag kailangan natin ng 110 volts, kailangan natin maglagay pa ng isa pang white conductor papunta dito sa ating mga outlet para magkaroon tayo ng 110 volts na source, no? Hindi pwede na gamitin natin ang EGC na ito upang magkaroon tayo ng 110 volts. Mali ko yan, mga masters, no? Kasi itong equipment grounding conductor na ito, supposed to be, wala po talagang dumadaloy na kuryente dito. Kasi po ito po ay safety conductor lang po natin. Magkakaroon lang po siya ng kuryente kapag magkaroon tayo ng fault current, no? So, halimbawa mga masters, no? Papakita ko sa inyo, kapag pinagana natin itong washing machine, no? In normal condition natin, no? Ang ating washing machine ay tatakbo from line 1 back to the coil ng ating motor ng washing machine back to the source line 2. So normal po yan. Pero tandaan natin mga masters, no? Pagka mayroong problema at sumapit yung isang wire natin, isang hot wire natin, no? Ay dumikit dun sa metal part ng ating mga equipment, mga washing machine natin o kaya mga appliances natin, siyempre magkakaroon to ng yung metal part na ito ng washing machine natin o ano mga appliances natin, kapag dumikit yung isang hot wire dyan, magiging hot na rin po ito, no? Magkakaroon na rin po ito ng current, no? Itong tawag yan ay fault current, no? So kapag hinawakan natin itong body nito ng ating mga appliances, mga washing machine natin, kung anong mga appliances na metal part na yan, hinawakan mo at ito ay hot, siyempre makakuryente tayo. Ito, dyan po ang sinatawag na aksidente na nangyayari. So, para ma-prevent yan, mga masters, no? Dapat, at the instant na magkaroon siya ng fault current, instantly po, mapapatay natin yung ating power supply. Yan po ay nakikita natin sa fundamental number 4 natin, no? Cut the power off to make it safe, no? So, ibig sabihin, no? Tandaan nyo mga masters, ha? Ulitin ko. Kapag nagkaroon ng fault current, automatic dapat na magtitrip yung circuit breaker na ito. Yung branch circuit breaker natin kung saan po naka-connect tayo yung ating washing machine. No? Yan po ang safety natin, mga masters. No? So para mangyari yan, mga masters, no? Pupunta tayo sa fundamental na number 5. No? Always have a return path of current back to the source. So, kailangan meron tayong return path, no, of the current. So, trace natin, no? Halimbawa, yung line 1 natin, dumikit doon sa metal part ng ating washing machine. So, meron siyang return path, no? Sa pamamagitan nitong equipment grounding conductor natin, yung green na ito, no? Yung babalik yan doon sa ating transformer, center tap. Hindi yan pupunta sa ground, mga master, no? Ang pupuntahan niyan ay babalik doon sa ating source, no? So, fundamental number 1, no? Current always return to the source, no? Hindi doon sa ground kasi hindi siya nagmula sa ground. Hindi kagaya ng lightning. Yung lightning kasi yung source niyan, siyempre yung atmosphere natin, yung earth, no? Nanggaling sa earth yung lightning, siyempre babalik yan doon sa earth. Hahanap siya ng discharge na din sa earth. Sa pamamagitan, itong ating grounding rod na ito. So, malinaw, no? Yan po ang purpose ng grounding na ito. Yung power surge nga pala, mga masters, no? Ibig sabihin yan ay ang biglaang paglakas, pagtaas ng voltahe, no? Sa ating mga system.
nagmumula sa ibang source, hindi kasama dun sa ating system mismo. Ito ngayon ang trabaho ng ating grounding rod na ito. I-discharge na yung power surge na yun, no? Kasi yung power surge na yun ay napakadelikado po sa ating mga appliances. Nakakasira po sa appliances natin yan, no? Lalong-lalo na yung mga electronic appliances natin. So, yung iba niyan, meron pa tayong ibang protection yan maliban din sa grounding rod. So, later on, ipapakita ko naman sa inyo kung paano natin maprotektahan yung ating system against dun sa mga power surges na kasama sa system natin. Kasi hindi lang po nanggagaling sa kindat ang power surge. Minsan, may power surge din ang nanggagaling sa system natin. Kung mayroong mga problema na nangyayari sa system, magkakaroon din minsan yan ng power surge. Sa next videos natin siguro, ipapaliwanag natin muli sa inyo. No? So, ganyan po mga masters, no? So, tandaan po natin, no? Kailangan yung ating current ay always may daan sa pabalik dun sa ating source, no? So, bakit po mga masters, ano ba ang trabaho nitong circuit breaker nito? So, yung ating circuit breakers kati mga masters, no? Nagtitrip lang siya kapag meron kang overcurrent, no? So, kung nakadesign siya sa 20 amperes yan para sa appliances mo, kailangan malalagpasan mo yung 20 amperes na yan, no? Na current para magtrip siya, no? So, yan po ang trabaho ng ating circuit breaker. Para maging safe po ang ating system, no? So, halimbawa, wala po tayong kinabit na AGC sa ating system, no? Alisin natin yung AGC niyan, mga masters. Kung line to line lang tayo, pero wala tayong kinabit na equipment grounding conductor, no? So, in the absence of equipment grounding conductor, magkaroon tayo ng fault current, no? Yung line 1 ay sumabit dito sa metal part ng ating equipment, ang ating weld washing machine. Wala pong daan ang ating fault current pabalik doon sa kanyang source. So, hindi po magtitrip tong ating circuit breaker. Yan po nagmumula, mga masters, yung aksidente na nangyari sa ating electrical system. Since wala po siyang return path papunta doon, babalik doon sa source niya, hindi po magtitrip yung circuit breaker na ito. Kasi hindi siya magre-record, hindi siya magre-reading ng mataas na amperahe na kayang itrip itong circuit breaker. So minsan po mga masters, i-actual natin to para kayo maniwala, no? Ina-ground natin yung isang hot wire na yun. Hindi po tayo makakita natin yung kaya itrip ng circuit breaker. Kasi masyado pong mataas ang resistance ng ground, no? Kaya hindi niya kayang hindi siya makaka-create ng malakas na amperahe dito para i-trip yung circuit breaker natin. So the only means na ma-trip yung circuit breaker para mapatay natin yung power source na yun, since meron tayong meron tayong fault current, the only means ay sa pamamagitan nitong ating equipment grounding conductor nito. Dahil ang equipment grounding conductor ay napaka-importante po mga masters, no? At saka hindi lang po yan, dapat itong conductor na ito, yung EGC natin, ay hanggat maaari ay yung zero resistance to. Or ibig sabihin, lahat ng mga connections niyan dapat ay may fit, no? At saka lahat ng mga metal parts na dinaanan niyan dapat ay nakakupit pa dyan ng may fit, no? Para maging mababa yung kanyang resistance. So since mababa ang resistance, ang action niyan ay parang short circuit, no? So imagine mo, pag kayo ang short circuit, and line 1, i-short mo doon sa ground mo, dapat magtitrip yung circuit breaker. Yan po ang safety natin sa ating electrical system dapat. So maliban dyan, meron pa po tayong ibang mga diskarte para ma-prevent natin itong mga accident na ito. Gumagamit din po tayo maliban ito kasi gamit natin mga masters, right? Itong tinatawag natin na circuit breaker na normal na circuit breaker, no? Meron kasi ibang circuit breaker na AFCI at saka GFCI pa, no? Ito, yung AFCI at saka GFCI, pwede natin gamitin yan sa mga system na walang EGC, mga masters, no? Kasi mas sensitive yun. Nire-reading kasi noon yung ating current mismo. Imbalance na current nare-reading doon, kaya nang titrip yung AFCI at GFCI na circuit breakers natin. Kaya lang, medyo mahal ko yan mga masters, no? Kaya ang pinaka-common na ginagamit natin ay itong mga normal lang na
circuit breakers natin, no? So, yan na po, mga masters, no? For your safety po, kailangan sa ating mga installers natin, no? Electrical natin, huwag po ninyong kalimutan na i-connect tayo itong ating equipment grounding conductor, no? Kasi napakahalaga po ito, mga masters, ating safety, no? With the absence ng equipment grounding conductor na ito, wala pong return path, no? Yung ating fault current pabalik doon sa kanyang source. So, kung mangyari dyan, halimbawa, naglalaba kayo sa inyong bahay at metal part yung washing machine, dumikit yung isang live wire, naging hot wire ngayon, naipit yung isang wire mo, no? Doon sa body screw ng washing machine, no? Siyempre, magkakaroon ng kuryente itong washing machine, no? At pag ginawakan mo ito, tapos nakatayo ka pa doon sa ground na basa, sigurado madidisgratya ka, mga masters. Pero, kung meron kang nitong equipment grounding conductor na ito, pag dumikit itong hot wire mo doon sa metal part, automatic yan, magtitrip yung circuit breaker mo. But with the absence of this EGC, disgrasya, abuti mga masters, no? So, tandaan po natin yan, mga masters, no? So, yun lang po, at ipapakita ko sa inyo yung actual, no? Kung paano po kinakabit itong mga EGC na ito doon sa ating actual na installation, no? Upang maliwanagan natin, mga masters. So, yung pala, mga masters, no? Yung ating transformer natin, pag tinitingnan mo ito, yung pole-mounted na transformer na ito, meron po siyang tatlong wire doon sa kanyang secondary side. At kung titingnan, i-trace natin itong center tap na ito, pupunta yan doon sa grounding rod ng mga poste natin. So, yan po ang trabaho niyan ay, ulitin ko pa, no? Upang i-discharge yung power surge na nagaling sa mga kidlat, no? Yan pong trabaho nitong grounding rod na ito. Hindi po ito gagamit natin, pwedeng gamitin na magiging source ng ating 110 volts na ginagamit ng iba. Kung meron kayong ibang nakikita na nagpo-produce sila ng 110 volts pamamagitan lang ng grounding rod, mali po yan, mga masters. Kasi supposedly, itong grounding rod na ito, at all times, wala po siya dapat kuryente dyan, no? Nakakaroon lang siya kapag ka, nagkaroon ka ng fault current, no? Kasi delikado po, alimbawa, mga masters, kaya na ginagawa ng iba, meron silang 110 na washing machine, no? Para kapag produce ng 110 na supply, nagbabaon sila ng grounding rod doon sa tabi ng washing machine at kukuha sila ng isang hot wire. At saka yung isang side ng washing machine ay binabanda lang sa grounding rod. Tama po yan, mga masters. May 110 volts ka makukuha dyan, no? Kaya lang, ang problema niyan, mga masters, nagiging hot itong ground sa paligid mo, no? Kasi ginagamit mong hot wire din yung ground para magiging source nitong 110 mo. So, mali po yan, mga masters, no? So, delikado pong gayahin, mga masters, mga ganyan, no? So, yan na po, mga masters, at naway naliwanagan ninyo at naunawaan ninyo ang ating topic sa araw na ito. So, ipapakita po natin sa susunod yung actual na layout nito. Yung tamang pag-install ng ating EGC, no? For your protection. Po yung sample ng ating pole-mounted na transformer, distribution transformer po siya. Ito po yung ginagamit ng Meralco natin, no? Kung makikita ninyo, meron siyang tatlong wire, no? Bumaba doon sa kanyang secondary side. At yung center tap na wire na yun ay bumaba doon sa ating grounding rod nila, no? So, yan po ang neutral conductor na ginagamit ni Meralco. Yan po ang grounding rod niya, no? So, yung trabaho naman po niyan, yun yung nagdi-dissipate ng power surge ng galing sa kidlat, no? So, ibig sabihin, pagka tinamaan ng kidlat yung posting yan, ay kahit pa paano, mababawasan yung epekto ng kidlat na yun. Pero, hindi totally lightning protection, no? Kasi pag kailangan mo ng lightning protection, kailangan natin ng Article 4.4 ng PEC code natin, no? O, ibang usapin naman po yun, mga masters. So, ito po yung sample ng ating grounded type na convenience outlet, no? Kung nakikita niyo sa kanyang mukha, meron siyang tatlong butas. Dalawang hot wire at isang ground wire, no? So, yung makikita natin yung apat na butas na yan, yung sa isang side na magkatabi, yung dalawang butas, yun yung para sa isang hot wire natin. Yung sa kabilang side, may dalawang butas din.
sa isang hot welder natin, line 1 tsaka line 2 yan, no, parehas. At kung makikita ninyo, meron siyang tornilyo doon sa gitna na nakaband yung parang copper. Yun po ang terminal ng ating grounding conductor, yung ating equipment grounding conductor. At huwag niyong kalimutan, mga masters, napaka-importante po ng EGC na yan, no? Kasi pag wala yung EGC na yan, hindi po magtrabaho yung ating safety, no? So, yan na po.